Sa banal na templo ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas niyang taglay. Siya'y purihin sa kanyang ginawa, siya'y purihin pagkat dakila, purihin sa tugtog ng mga trumpeta, awitan sa saling at pagpaklira. Purihin natin ang Panginoon, purihin ang Panginoon sa banal na templo Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas niyang taglay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga kapatid, ngayong araw na ito'y ginugunita natin ang isang pantas ng simbahan at obispo, si San Atanasio. Narito din po ang young clergy ng Apostolic Vicariate of Calapan upang magpasalamat sa Diyos sa biyaya ng bukasyon na ipinagkaloob sa amin, ang pagpapari. Upang tayo'y maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, tumahimik tayo sumandali, humingi tayo ng kapatawaran sa Diyos sa lahat ng mga nagawa nating kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan,
hinirang mong obispong si San Atanasio bilang matatag na tagapagtanggol ng pananampalatayang ang anak mo ay Diyos na totoo. Sa pagkakamit namin ng kaalaman sa kanyang pinanindigan at sa kanyang pagmamalasakit sa aming kapakanan, kami naway walang hadlang na umunlad sa pagkakilala at pag-ibig sa iyo sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga mananampalataya ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula ng patayin si Esteban. May nakarating sa Phoenicia, sa Chipre at sa Antioquia. Saan man sila makarating, ipinangangaral nila ang salita, ngunit sa mga Hudyo lamang. Subalit may kasama silang ilang taga-Chipre at taga-Sirene na pagdating sa Antioquia ay nangaral naman sa mga Griego ng mabuting balita tungkol sa Panginoong Hesus. Sumaka nila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem, kaya't isinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya, kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo at nang kanyang matagpuan ay isinama niya sa Antioquia. Isang taong singkad silang nanatili roon kasama ng simbahan at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Sa bundok ng Sion, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito ay higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay o lungsod ng Diyos. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Pag itinala ko, iyong mga bansang sa iyo'y isasama, aking ibibilang ang bansang Ehipto at ang Babilonya. Ibibilang ko rin iyong Filistia, Tiro at Ethiopia. At tungkol sa Sion, iyong sasabihi, ang lahat ng bansa ay masasakupan. Siya'y palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Ang puon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong do'y mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa kikawan, ako'y kaninang susundan. Alleluia, 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 alleluia.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Taglamig na noon, kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Solomon. Pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo kami pag-aalinlanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo na ng tiyakan." Sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang buhay po sa ating lahat. Gaano katagal ka nang nagdarasal para sa iyong problemang dinadala mo na sa loob ng mahabang panahon? Gaano katagal ka nang nagdarasal na sana gumaling ng iyong sakit, sana bumuti na ang kalagayan ng pamilya, na sana maging matagumpay naman ang buhay mo ngayon? Tila ba dahil sa tagal ng panahon, para bang ipinamumukha sa atin na parang hindi nakikinig ang Diyos sa ating mga panalangin? Ito yung karanasan ng mga tao na nagtanong sa mabuting balitang ating narinig. Hanggang kailan mo kami pag-aalinlanganin? Ito po yung tanong ng mga tao kay Jesus. Dahil alam naman po natin, ang kasaysayan ng mga Hudyo ay kasaysayan ng paghihintay sa Mesiyas. Kung atin pong babalikan yung lumang tipan hanggang sa dumating ang bagong tipan, ang mga Hudyo ay naghihintay sa kanilang tagapagligtas. At tila ba kahit sa pagdating ni Jesus, hindi nila napansin ang pagtugon ng Diyos? At minsan o madalas ganito rin po ang nangyayari sa ating buhay. Marami tayong ipinagdarasal. Minsan hindi natin napapansin, ang Diyos pala ay tumutugon na sa ating mga panalangin. Subalit, sa ibang pamamaraan. Kung atin pong babalikan ang lumang tipan hanggang bagong tipan, noong ang mga tao ay nagdasal kay Yahweh, na sila ay iligtas mula sa kaaway, na sila ay magabayan, ang Diyos ay gumawa ng maraming paraan. Nagpadala ng mga hukom, ng mga hari, ng mga propeta, at hanggang dumating si Jesus. Subalit, laging nauulit. Kahit na gumagawa ang Diyos ng paraan, ang tao may sariling kanyang kagustuhan. Minsan hindi natin hinahayaan na maging Diyos ang Diyos. And that's why we sometimes feel frustrated. We never recognize the generosity of God responding to our different needs in life. At ang hamon po sa atin ng mabuting balita ngayon ay ibukas yung ating mga mata.
Baka ang pagtugon ng Diyos sa iyong panalangin ay kakaiba sa iyong kagustuhan. God's will is sometimes different from our will. Sinabi po sa ating mabuting balita, mahalaga ang pakikinig. Ang mabuting tupa ay nakikinig. And every day, we hear different noises around us. Ang ingay sa ating pamilya, ang ingay sa labas, sa trabaho, sa ating kapwa, sa lipunan ng ating ginagalawan. And sometimes, the loudest noise that we can hear is the noise from within. Ang ingay sa ating mga sarili, sa ating kalooban. Kaya nga, dahil may kaingayan, hindi natin napakikinggan ang tinig ng Diyos. Sa mundong napakaingay, nagmamadali, ang hamon po sa atin ay pumanatag at tumahimik. Silence is the language of God. Kung ang puso natin ay marunong tumahimik, kaya nating pumayapa kahit na tayo ay may suliranin. Because that's the message of Saint Pio. Nagdarasal tayo, kahit na yung pagdarasal natin minsan naalintana ang pagtugon, pero dahil naririnig natin ang tinig ng Diyos na nagsasabing, maghintay ka, maghintay tayo. O baka naman nagsasabing, haya na, hindi mo lang pinapansin dahil ibang tinig ang iyong pinakikinggan. Ito po yung nangyari sa mga Pariseo, Saduceo at mga Eskriba. Kapiling na nila si Jesus na ipinagdasal nila sa loob ng mahabang panahon. But they failed to recognize God's response. Sana po sa araw na ito, sa ating pagparito dito sa banal na lugar ni Padre Pio, atin pong buksan ang ating mga puso. Palakasin natin ang kapangyarihan ng pagtitiwala sa ating mga puso. Kapag tayo'y nagdarasal, sana huwag nating pangunahan ang Diyos sa kanyang pagtugon. Kung tayo man ay may sariling pagtugon, kung tumugon ang Diyos sa ibang pamaraan, sana'y handa tayong tanggapin ang kanyang pagtugon. Because that's the challenge for each one of us. When we hear God's voice telling a different story and response for us, let us learn to accept, like the heart of Mary, the fiat of Mother Mary. Ito rin po ang magbibigay sa atin ng kapanatagan ng puso. Kapag isinuko natin sa Diyos ang mga bagay na hindi na natin naiintindihan, ang kanyang mga plano para sa atin, makakatagpo tayo ng kapanatagan ng puso. Hindi na po tayo magtatanong katulad ng tinanong sa mabuting balita, hanggang kailan mo kami pag-aalinlanganin? Kapag nagtitiwala ang ating puso, kahit ito'y natatakot, hindi ito mag-aalinlangan. Ang pusong nagtitiwala ay pusong kayang magpaubaya. Maging minsahe rin nawa rin po ang buhay ni Santo Padre Pio. Pakawalan natin ang tunay na lakas ng ating panalangin. Hayaan natin na ang pag-asa ang patuloy na magbigay buhay sa ating pusong minsan o madalas ay natatakot. At huwag tayong mag-alala. Pray, hope, and don't worry. Because every single moment of our life, we have Christ. We have our God. We just have to open our eyes and our ears to recognize His generous and gentle presence among us. Amen.
Sa mga may panghandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunita namin si San Atanasio, kalugdan mo ng aming mga alay sa iyo. At amin nawang mapakinabangan ang walang alinlangang paninindigan sa iyong anak na siyang katotohanan at siyang wagas na sinasampalatayanan ng obispong banal na aming pinararangalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan,
at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilberto na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol, ni San Atanasio at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin na nakagagaling na utos at turo ni Jesus na ating Diyos at Panginoon, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagpagkasala sa kaming ipaintulot sa tukso, tiyatya mo kami sa lahat na masama. Hiniling naming kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Kung hindi makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Handa kong ialay ang aking buhay alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat na sa aking alang-alang sa iyong kaligtasan. Batid ko kung sino ikaw, akong pastol mo sa iyo'y nag-alaga. Batid mo rin kung sino ako. Na nagmamahal sa iyong lubos. Sa gawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Kahit na mawala'y sa aking piling, ikaw ay aking hahanapin. At kapag ikaw'y natagpuan, pauwi sa balikat kong ipapasan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal,
kaysa ni San Atanasio, naway aming naipahayag ang pinananampalataya ng matatag na Diyos na totoo ang iyong bugtong na anak upang kami laging buhayin at ipagsanggalang ng pakikinabang na aming tinanggap sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Dasalin po natin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ilan lamang pong mga paalaala, una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kinakailangan na nating ipagawa itong ating extension. Ito pong naghihiwalay sa Main Church at sa Divine Mercy Sanctuary. Kaya sa may magagandang loob na nagnanais maging kabahagi ng paggawaing ito, makipag-ugnayan kayo sa aming pamisahan at sa opisina para sa detalye ng inyong tulong at donasyon. Patuloy din tayong pinag-iingat sa mga lumalabas na mga fake Facebook accounts. Ang ilan po sa kanila ay nagpe-play ng ating mga official video testimonies. Ang iba naman ay nagpaparaffle upang makapagbenta ng mga di umano'y mga binasbasang langis at mga bagay. Hindi po iyan galing sa pambansang Dambana. At kahit kailan, ang simbahan ay hindi maaring magbenta ng mga binasbasang bagay, kaya tayong lahat ay pinag-iingat. Mahigpit din nating ipinatutupad ang ating panawagang Clego, Clean as You Go, upang mapanatili ang kalinisan sa pambansang Dambana, pakitapon po ng maayos sa mga basurahan ang inyong mga basura. At ipinagbibigay alam din na tayo dito sa loob ng pambansang Dambana ay mayroong 4 na malalaking mga free parking. Kailang kayong makapasok sa ating main arc entrance upang ma-avail ninyo ang ating mga free parking upang maging maayos ang inyong pagbisita sa pambansang Dambana. At ngayong darating na Sabado, unang Sabado ng buwan sa ika-anim ng Mayo, ating isasagawa ang ating buwan ng prosesyon sa madaling araw sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na ika-5 ng umaga. Ang mga sasama ay inaasahang magdadala ng puting panyo at ng mga kandila. Sa darating namang May 25, birthday ni Padre Pio, tayo ay may isinasagawang car raffle program. Ito'y tulong natin sa ating mga scholars. Sa halagang 500 pesos na ticket, kayo ay magkakaroon ng pagkakataong manalo at makakatulong kayo sa pagpapaaral ng ating mga scholars. Ang atin pong diakono ng nagdaang 6 na buwan, si Reverend George, ay inordinahang pari kahapon sa Lipa. Mamayang hapon ay magkakaroon siya ng kanyang misa pasasalamat dito sa ating pambansang Dambana sa ganap na ika-2 ng hapon. Kayo pong lahat ay inaanyayahan. At sa ngalan ni Father Oka Andal, ang ating kura paroko at rektor ng pambansang Dambana, nais nating pasalamatan
ang mga nakasama natin sa pagdiriwang na ito ng banal na misa. Sila po ang mga pinakabatang pari at mga diakono mula sa Apostolic Vicariate ng Calapan sa Mindoro. Pasalamatan po natin sila. Ang ating susunod na misa, mamayang alas 12 ng tanghali, inaasahan naming inyong pananatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Kayo po'y muling tatayo, isasagawa natin ang pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Ihanda po natin ang lahat ng ating mga ipapabasbas. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sama-sama po tayong manalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Lolhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Lolhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Mula po sa iyong clergy na Apostolico Bicariato ng Calapan, mula pa po kami sa Oriental Mindoro, ay taus-puso nagpapasalamat sa buong pamilya ng National Shrine of St. Padre Pio, sa pangunguna po ng ating kura, si Father Oka at gayon din po kay Father Mark Abu at sa lahat ng mga paring naririto at sa inyong lahat na malingkod at mananampalataya. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayong mapayapa upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Haleluya, narito na ang araw na dunot ng Diyos, na buhay na si Kristo ng ating hari at manunod.